Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang Pasko ng Pagkabuhay na siyang katuparan ng propesiya. Batid ni Hesukristo, dadaan siya sa matinding kalbaryo at pasakit hanggang kamatayan. Bilang tao, kusang loob niya itong hinarap, bunsod ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Nito nga pong Biyernes Santo, ginunita natin ang sukdulan ng paghihirap ni Kristo. Kung paanong sa pagkamatay niya, nabalot ng lungkot at kawalang pag-asa ang sanlibutan. Sa pagbango niya mula sa kamatayan, binuksan ng Panginoon ang pintuan ng langit at binigyan tayo ng pagkakataong makamit ang buhay na walang hanggan. Hindi man kasintindi ng pagdurusang dinaanan ni Jesus, gaya po niya dumaan ang ating bansa sa kalbaryo at kadiliman. Bunga ito ng pagsuway sa utos ng Panginoon, sa halip na ibigan ng kapwa, inabuso sila at binaliwala. Marami pong nawala ng kumpiyansa sa sarili at sa bansa. At sinubok ang ating pananampalataya. Sa gabay at pagmamahal ng Panginoon, nasilayan natin ang liwanag ng pag-asa. Ngayon, ang Pilipino bumango na sa pagkakadapa at handa ng umarangkada. Mga boss, gaya ng panata ko sa tulong na may kapal at sa inyong pakikisa, masasabi ko mata sa mata, tumutuo ko sa inyo. At sa pagbaba ko po sa pwesto, di hamak na mas magandang Pilipinas ang ating iiwan kumpara sa ating dinatnan. Nakikita natin ang positibong transformasyon sa mga OFW natin buwabalik na sa bansa dahil tiwala silang mayroon ng magandang kinabukasan sa Pilipinas. Narinig natin ito sa mga testimonya ng mahigit 4.4 milyong kabahayang inaaruga ng Pantawid Pamilya Pilipino Program at sa mga kwento ng mga benepisyaryo ng PhilHealth na nakakatanggap ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Narinig natin ito sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na nagpapasalamat sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastrukturang ipinapagawa sa kanilang mga komunidad. Siniguro natin sa daang matuwid, walang naiiwan, walang nakakalitaan. Tunay po, nanunumbalik na ang sigla ng Pilipinas at ng Pilipino. Maging ibang bansa, kumpiyansa sa kakayahan nating umasenso. Taas no, may pagmamalaki natin tayo mismo, tayong sumusunod sa utos ng Panginoon at kumakalinga sa kapwa ang nagsimula ng pagbabago at patuloy na magpapaunlad sa ating lipunan. Malasakit, kawang gawa at pagpapanig sa tama at makatwiran ang nagiging susi sa ating pagunlad. Mula sa pagbabayad ng buwis hanggang sa pagpapanagot ng mga tiwali. Mula sa pagtutok sa mga nasa laylayan ng lipunan hanggang sa pagsisigurong hindi sila inaabuso, talaga naman pong inuuna natin ang bayan bago ang sarili. Sa daang matuwid, naingat natin ang buong bansa nang halos walang dagdag na pasanin sa mga Pilipinong nakikiambag. Hangad natin, hindi na humiling ng higit na sakripisyo sa kapwa dahil lang sa pagkukulang ng iilan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagtuturo ng landas na dapat nating tahakin. Maraming salamat din sa inyo, aking mga boss, sa tiwala at suportang kaloob ninyo. At sa pakikisa ninyong sundin ang dakilang utos ni Jesus, ang ibigin ng kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pagtutulungan at pagsasabuhay sa aral ng Panginoon, wala po tayong hindi kayang tuparin. Naway patuloy tayong magsilbing bukal ng lakas at pag-asa sa kapwa. Hindi lang ngayong Pasko ng Pagkabuhay, kundi maging sa araw-araw nating pamumuhay. Sa pagbabaliktanaw ninyo sa panahon ng ating panunungkulan, naway nakita po ninyong totoong minahal ko kayo. Isang ligtas, mapayapa at makabuluhang pagdiriwang sa ating lahat.